Good morning everyone. Good morning guys. Welcome to my channel, Ma'am Shirlyn and Angelo's Vlog. So ayan guys, pinaayos ko yung bike ng anak ko. Pinaganda, pinapogi o pinaganda, nakasugganda niya. Ayan guys, so ganun pa rin yung kulay niya, silver. Wala nang ibang kulay na gusto siya. Silver na rin yung dating kulay niya, pero pinaayos ko kasi dami ng bungi-bungi, dami ng tanggal-tanggal na pintura at yung pangit talaga. So pinaayos, ayan, tinanggal yung mga kalawang, talagang kinalawang na guys, talagang hindi siya naalagaan na. Pwede na, ano? Binibidyohan ko lang. Tapos na! Ayos na, poging-pogi na. And guys, tapos na rin sa wakas. Ayos na. Bagong pintura na. Naayos na yung mga bearing na mga sira, pati yung gulong napalitan na yung sa likuran, gulong, bago na yung gulong. Itong nasa harap medyo okay pa naman siya, yung sa likod ano, may tama na yung gulong, laging napaplat. Laging napaplat. So, ayan, pinabababa. Dayaw? Baba pa, ng konti. Hindi ako maka, ano dyan. Pinabababa ako para maka, pinababa ko yung upuan para, ano, kaya ko rin siya. Ayan. Pinapasubok guys, ayan o. Pinapasubok ko guys kay kuya. Ayan. Siya yung gumawa. Ayan guys, so kailangan talagang na ang natutunan ko dito sa bike talaga guys, na pag may ganyan ang pag-aari, dapat ang ingatan mo. Parang anak mo na, pinapaliguan mo, ganun, yung para maiwasan natin yung kalawang. Kasi syempre, di naman maiwasan na nababasa sila, tapos itatabi mo lang pagkatapos mo gamitin, ganyan, ng kung ilang araw, ilang taon, na walang linis-linis, inahayaan mo lang. Dapat talaga everyday, pag ginagamit mo, talagang punas-punasan mo, tapos para yung bearing niya, para maganda yung ikot-ikot niya, yung paghawak mo sa manibela eh, hindi yung matigas. Dapat talaga nilalagyan din ng langis, ganyan, nilalagisan pati yung bearing sa pedala natin. Ganyan yun naman ako ng kay Kuya Victor na gumawa ng bike ng anak ko. So talagang aalagaan mo araw-araw, punasan mo, hugasan mo, lalo na yung gulong, para ano, para mas tumagal pang gamit natin. Katulad niyan, matagal na yan, lumalayo yung bike na yan guys, kasi 2016 namin na acquire yan, binili namin ng 2016 namin nabili yan, bili namin yan is 4,000. Talagang ano yan guys, yung Japan surplus ang ano niya, ang dating niya. Ganyan, tapos bagong-bagong ganda. Siyempre, sa pagkagamit, ayan, ilang taon na. Ayan, ganyan nangyari. So, ayan na naman. So, ngayon, 2021, pinarepair namin. Oh my God,
May good guys. May napansin ako sa chinelas ko, guys. Yan, guys. Ngayon ko lang napansin, guys. Yung chinelas ko na ano na. Ayan, ngayon ko lang napansin na sira na. Kinain na. Ayan. Ay! Nako. Pwede pa yan. Pambahay lang naman. Pag wala na talaga. Matipid kasi talaga ako sa chinelas. Eh. Tumatagal sa akin, guys. Hanggang sa maputo na lang yung gitna. Yan. Pag naputo na yan, guys, may crack na yan. Yan. Magpapalit na ako. Kasi pambahay lang. So, yun lang, guys. Sana naka-inspire ako sa inyo. Nakapagbigay ako sa inyo ng tips sa ating mga gamit. Alagaan natin. Ayan. Lalagyan natin. Lalo na yung, ano, lalo na yung bike, mga motor, sasakyan, kung ano pa meron kayo. Talagang pagkatapos gamitin, eh, linisin talaga. Ayan. Kasi yung mga putik-putik, yan ang tapos tumitigas. Yan ang papa, ano, sa kalawang lalo na. So, sa suma total, guys, konti lang naman ang nagastos ko sa bike. Yung gulong, guys, is 268 ang gulong na napalitan. Tapos sa mga bearing ay ano, 60 pesos. Tapos yung bearing ulit dun sa manibela is ano, 50 pesos lang. Tapos yung ano lang, 200 yung spray. Pinang-spray, pinang-pintura, 200 lang yung nagastos ko. Yun lang naman ang ano, guys, yun lang nagastos ko. Plus labor, yun lang, 600 yung labor niya. Kasi dalawang araw niya ginawa yun, guys. Ayan. So, yun lang. Sana nakabigay ako ng tip sa inyo. Ayan. Simulahan mo na ngayon. Linisin mo na ang iyong bike o motor o sasakyan. Araw-araw linisin yan. Thank you so much. Bye!